Kumusta kayo lahat? Maligayang pagbabalik. This is Carms and today is another From the Filmmaker React. So ngayon naman ay papanoorin natin ang isang music video ng X Battalion titled Yearly. So nung nakaraan ginawa natin ang reaction video ay isang wedding film na ginawa ni Nabab Nicolas. Yun ay ang wedding ni Jesse Benjola at saka ni Luis Manzano. Ngayong araw naman isa music video naman tayo. So mga hindi nakakilala sa akin, isa akong videographer and nakapag-shoot na rin ako ng mga 5 music video sa 3 different artists. And nagpaplano akong gumawa ng another music video na personal na work ko. So meron na rin akong nahanap na artist pero medyo busy pa ngayon kaya hindi ko pa sila nakakausap. So anyway, I hope na magawa ko na yun and I hope na matapos ko na yung ibang mga backlogs ko. So ngayon, simulan na natin at labanan natin ng reaction video ang X Battalion Yearly na music video. Nga pala napanood ko na yung mga 5 to 10 seconds nito and yung production quality niya sa simula pa lang. Kaya sigurado magiging masaya to. So simulan na natin. Pushing. Kada taon, kabaong ba yun? Kahit nagbabakasyon, kada taon, umaro-mano, umulan ay sa amin na papanahon. Kada taon, umaangat kahit gimbal? Hindi tumalon. Kada bagong taon, kada taon, lamon, hindi yun nagkataon. Dapat ramdam nyo na hanggang ngayon, maririnig mo pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon, sa mga telebisyon, maraming imbitasyon. Hanggang ngayon, walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon, kasama sa henerasyon, hindi na mabubura yun. Pasalamat nga kayo kasi kayo. So unang-una pa lang mapapansin na agad natin na malupit yung production team na tumira nito kasi halatang-halatang pinaghandaan to. And siguro mataas yung budget nito kasi tingnan nyo naman yung set design nila, yung mga suot, yung ilawan, and yung quality is good kumbaga. Talagang maganda siya. So naka-HD ako. 4K ba ito siya? So ayan, makikita nyo dito. 4K siya in-upload sa YouTube. So ayan, makikita nyo dito yung meron silang ginamit na parang usok or parang fog. Yun ay nakakatulong para mas magiging cinematic ang mga music video. And dun makikita nyo dun sa parang isang library is halatang halata siya kasi merong ilaw na pumapasok dun sa parang na-recreate nila ata na merong bintana dun sa may taas and bumabagsak yung ilaw papunta dun sa subject. And isa yun sa mga gustong-gusto kong ma-achieve ng mga style, merong mga ilaw na pabagsak dun sa and makikita mo yung mist na dumadaan dun sa ilaw. So napakalupit ito kung pasok dito. Ewan ko kung special effects itong pumasok, na-pause ko na kasi nung time na pumasok siya, pero I think it's an special effects kasi hindi naman nagbago yung scene. And yung gimbal, I think gimbal lang ginamit dito kasi may time na parang nag-iba yung framing niya. Ginagawang movement ng camera operator is push in and pull out. So continuous lang na pagganon, in and out, then siguro si editor is doon na lang naghahanap ng or nagma-match cut base doon sa movement. So ayun. So balik na tayo dito. Kahit papano, nakabuo kami ng bagong eroplano, tsaka mga plano, gamit ang tunog na mga bato, para makasabay ang mga tao, garantisado, para kahit ilagi sa radyo, panalo kahit walang hurado, malino na agad ang mataas din ang grading nito. Sa tao, pag naglabas ang bago, sasabihin ko hindi ko gusto mag-ibang, talagang gusto ko lang ipaalam, hindi man malaman, ang gawa ko malamang, mahihirap ang kabilangin ko ilan mag-aabang, kasi dito matabang, mala sa tuwa. Ito yung sinasabi ko sa inyo na parang may pumapasok na ilaw. And gusto ko sabihin niyo is yung mga special effects na lumalabas na napaka-minimal lang pero may impact. So mapapansin niyo yung mga special effects parang bigla na lang lumalabas pero hindi siya matagal pinapakita. Pero sa ginawa na yon is parang meron siyang suntok sa every lyrics na nilalabas niya or sa beat na sinasabayan ng special effects na yun. So mas nagiging engaging yung video sa kapag pinapanood mo. So nakakagulat nga minsan pero
alam niyo yun, yung parang may suntok yung bawat special effects na lalabas na may katugma doon sa parang beat and para mas maging mas ma-impact yung video. Walang kulang kaya malabo na di ka masaraban. Masanay ka na lang pero pag di ka pa rin nasiyahan, sige lang, di na mahalaga yan. Basta kada taon magpapaambon, umasong walang patapon. Kada taon parang dalagitong may dalo, malabong hindi magkaroon. Kada taon maraming gustong magtanong kung paano kami nagkaroon. Nagaba kami sa pagkakataon, sadya yun, hindi lang basta nagkataon. Hanggang ngayon, yan na naman. Hindi ko pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon sa mga nice. Siso. Wait lang. Kaya pala pinakita siya dun. Hindi ko kasi naintindihan yung parang pumasok siya bigla sa gitna. Pero sabay-sabay lang silang kumakanta ng parang hanggang ngayon. Sasabihin ko na sana na ba't kaya nandun na siya sa gitna? Tapos biglang pumasok itong nasa coffin si itong isang artist and siya na pala yung kakanta. So, kaya pala. And anyway, dun sa mga pag sa editing style is isa yun sa mga importanteng ginagawa kapag nag-edit ka is magdidepende ka sa music, sa beat. So, mapapansin nyo yung mga beat na pumapasok. And sa kada putol or bagsak ng beat is meron papasok ng ibang scene. And sa kada, kumbaga, sa bawat beat is meron silang pinapasok na kada scene. So yun, isa yun sa mga technique para mas mapadali and mas maging impactful. Kumbaga, mas maging engaging and mas maganda tingnan yung video. At mas mararamdaman yung video kapag merong beat and meron kang pinapasok na kakaiba. Or meron kang ginagawa mo siyang parang transition at the same time. Para hindi masyadong halata yung transition ng bawat clips to clips. So, ayun. Wait lang, sasabihin pa ako. Yung ilaw. Malaking production talaga to. Mga gandang ilaw yung ginamit talaga dito. Kasi yung pumuputok-putok na yun na ilaw. Parang ang nangyari is, it creates parang lightning. Na alam niyo yung pag nag-umikidlat is parang mayroon kayo makikipang ilaw. Ganun yung nakikreate nito. And since nga parang nasa coffin siya, so medyo nakakatakot. So it adds the, kumbaga, nakakadagdag yun sa na mararamdaman mo and mas mapapansin mo na medyo nakakatakot yung scene. So parang ganun. Sa mata nakiilan, basta kada taon sa aming nasyon, putok lagi bulgang mayon, hindi yun nagkakataon, sadya na yun chong, di ka dapat nagtatatanong. Pinipilit may masinip na damirit namin para makahirit, kasi puro mahihilig mamuna. Nauna ka nakita, nauna ka nakita, di mo ba yun napuna, kaya dapat sa akin ang mata mo. Napaka minimal talaga ng mga special effects pero mahalata mo agad. Nauna kang pakit na matakot kapag ako na ang namuna. Sa amin ng sakong diga, tunog na wala sa iba. Pag sa amin galing ang kanta, inakabisado nila, dali mo makangalata. Kaya sinanay ko sa mga anay, sarili kong bangay, kahit pamamangay, sabay pa tumagay. Pansin ko lang dito is kahit mabilis yung video, kasi personal na opinion ko lang naman to, kapag mabilis kasi yung hindi pala video, kapag mabilis yung kanta, kumbaga every time na makakarinig ka ng kanta, kapag mabilis siya, syempre dapat yung napapanood mo is parang mabilis din, parang para sa akin parang ganun. Pero ang nangyayari kasi dito is parang na-break yung rule na parang ganun. So kahit mabilis yung rap, kasi rap to, 'di ba? So mas may mga mabilis na lang eksena or mas may mabilis na mga lirikong bibitawan. Pero mapapansin mo yung galaw is napaka-smooth. And halatang naka-gimbal or may steadicam na ginamit dito. Kasi sobrang perfect nung bawat movement ng camera. So kung handheld 'yon, mapapansin mo agad kasi pag handheld eh. Hanggang ngayon, yun na naman, minimal special effects. Hanggang ngayon, sa mga television, maraming imbitasyon. Hanggang ngayon, walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon, ito ba yun? Sa generasyon, hindi na mabubura yun. Sinabi ko na diba dati pa, wala yan sinong nauna. Mga unang nag-
turuo na unang mamuna. Sarap sinila sinila. Ito na naman, sabi na special effects yun eh. Kaya tinanong ko kung totoo yun eh. Inakala nilang bumaba na kami. Paraan lang pala para kami lumipad sa at paangat. Nakaingat-ngat, sino mang makasalubong. Sa sinasabi ko na dapat mabilis, dito sa part na to is parang si editor yung nagbigay ng dagdag bilis sa visuals na nangyayari. So mapapansin nyo meron mga effects na parang push in push out or zoom in zoom out na nangyayari. So mabilisan lang. Pabanat madami pang lapat kada hit ang pinapaugong at hindi lang mga bata ang pinapahanga kaya pag naghain malaking maluhong. Itong part na to ginamit ko na to sa yung style na to is nagamit ko to sa isang wedding, so naalala ko lang, nakakatawa kasi yung nag-shoot ako sa isang studio and yung style talaga nila is medyo upbeat and parang modern na pag-shoot or pag-film ng wedding is ginamit ko yung ganitong style, so backlit yung ginawa ko and parang silhouette lang yung mga tao. Ginamit ko sa group shot pero ito single lang. And yun, napaka lupet kasi basta sobrang lupet. Kung gusto nyong gawin, try nyo, sobrang lupet ng ganito. Kahit silhouette lang siya, napaka dramatic. And especially meron kayo dito mga ganitong set and meron kayong ganitong yung fog na nakikita nyo na lumalabas. Lupet. Pinapabanat madami pang lapat kada hit ang pinapaugong at hindi lang mga bata ang pinapahanga kaya pag naghain malaking maluhong di lang basta na tumunganga lagi may panata dapat mapahanga may takta panalo sabi ng mga kantang di mo nakalang umaalis. Okay, so another editing style na ginawa dito is yung parang pinatong-patong yung mga yung same clip pero in-adjust lang siya sa ewan ko kung ilang patong yung ginawa dito pero ang nangyayari dito is parang nag-ghosting. So kapag nag-ghosting yung mga ganun, ang isang style na ginagawa pag nag-ine-edit ng ganun is anong oras na? Basta kapag ganun na may ghosting na nangyayari, ang nangyayari dyan is parang may mga nakapatong na iba't ibang or same layer, pwede nang ganun same layer and it's either you're gonna, kunyari yung unang layer is na normal speed, yung isa naman is na mabilis na speed, yung isa naman is napaka mas mababang speed dun sa normal. So depende yun sa gagawin nyo, kaya magkakaroon yun ng parang delay and syempre yung opacity is babawasan mo dun sa taas and sa yung mga nakapatong para at least makita mo yung pinakailalim. Pero it creates na parang may mga ghosting, kumbaga parang may naiiwan or may nauuna. Ganun lang yung technique na ginagawa dun. And para mas mag, kung gusto nyo pang mas kitang-kita talaga siya is pwede nyo yung isang nakapatong is scale up nyo ng konti or syempre scale up kasi kung scale down makikita nyo yung frame dito sa gilid. It's either kung imamas mo yun. Pero anyway, most of the time is scale up mo siya para talaga makikita mong lumalabas yung na merong mababang opacity kaya merong ghosting na nangyari. Pero yung mga special effects hindi ko yung kaya. Hindi ko ma-explain yun. Again, sila yun. Ano yun? Iba iba? Hanggang ngayon, maririnig mo pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon, sa mga television, maraming imbitasyon. Hanggang ngayon, walang makaawat yung grading, lighting. Hanggang ngayon, kasama sa henerasyon. Oh my God, yung production. Panahon para magtapon ng oras kung alam naman na di nagkataon kung paano bumaon sa pandinig na masasasabihin mo pa ba na patapon yung kaya kong kitain ng isang gabi lang ay kailangan mong ipasok na buong taon. Damn. Kahit natutulog ay sumasamsam kaya puro mga bitter ang nagdadamdam instant na kasi pagsabi nag- kaya kong kitain ng isang match cut ba yun? Ay kailangan mong ipasok na buong taon or special damn. Effects kahit natutulog ay sumasamsam kaya puro mga bitter ang nagdadamdam. Oh my God! Lupet, lupet ng transition. Match ka? Kaya puro mga bitter ang nagdadamdam. Grabe! Yun know, yung mga minimal special effects ang makita ka. Ito rin naman. Di mawawala ng arit ko. Bawal sumakay dito sa racket ko.
chupit. Galing ng camera operator din ito. Bigay po sa mga iho para pwede ka sumalak sa aming gripo. Hanggang ngayon, maririnig mo pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon, sa mga telebisyon, maraming imbitasyon. Ano yung ilaw, ang laki? Walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon, kasama sa henerasyon, hindi na mabubura yun. Yung apoy parang hindi ko to. Maraming imbitasyon. Hanggang ngayon, walang I don't know kung dinagdagan yung apoy para kasing hindi siya masyadong totoo. Kasi walang limitasyon hanggang ngayon kasama sa henerasyon hindi na mabubura yun. Huwag kang magtaka, alam mo na yan at di na dapat inapaliwanag. Nung tumilim sa rap scene noon, di ba isa kami sa nagpaliwanag? Pagpasok pa lang lahat ng windang, di ba paliwanag ang mga pagmumuka? Pinagbabali namin mga maling akala nung humakot kami ng tiba-tiba. Yeah. Wala pang tinitira pero laging merong sugat. Silang mga galit para sa amin, merong sulat parang naniligaw lang laging sabit na makakusad. Habang kami pakape-kape, hindi sila kausap. Ang gusto kong sabihin lang kahit nakatiko ang bibig namin ay meron ng sinabi. Nauna ka sa pila, eh ano ang pakikong kami naman pinipilahan ng madami. Markang iiwan ay masasabi na malasapok ni Joe Frazier, yung haymaker. Mayabang masabihin pero kami yung kahulugan ng salita na hitmaker. Di matatanggi, malabong mabura. Gamit isang katutak man na eraser. Restay there, huwag yun ang piliting lumabas kami bilang mga racemaker. Hanggang ngayon, maririnig ko pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon, sa mga television, maraming imbitasyon. Hanggang ngayon, walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon, kasama sa henerasyon, hindi na mabubura yun. Kada taon, may bagong rasyon, kahit nagbabakasyon. Lupit na ng Filipino music music video ano ah. Yun parang merong RGB, dinagdag na parang RGB effect dun sa ghosting na sinasabi ko dito sa part mo to. May malabong mabura. Hala, hala, hala. Cut that. Lupit. X-Me! Paano nalabala kung di kami lumabas? Paano kung yung mga kanta namin ay di malakas? Paano nalabala kung di kami magaling? E di sana di nyo kami titingalain. Di namin kasalanan kung ba't di na kayo mabenta. Nung panahong anihan na saka kayo tumenga. Kaya yung mga kanta nyo wala na sa maketa. Amining masakit na wala na kayong kwenta. Hindi nyo kayang tanggalin yung kapit amin kaya di kami malakos. Matagal na po kayong tapos. Tabi mga boss, panahon po ng XB at ni Dasos. Saludo sa mga lokal na nasa taas, na hindi tayo titigil hanggang mas lumakas pa. Pero dun sa mga pito na wak, may pag-asa pa kayo natigilan ng rap. Hot up na. I think it's real. Is it? Lupet, sobrang lupet. Okay, so ang pinaka nagustuhan ko dito is yung music video talaga. Sobrang lupet. Hindi kasi ako magaling mag-rap or hindi rin ako marunong mag-rap, so hindi ko masyadong naano yung lyrics, pero naiintindihan ko naman ng mabuti kung ano yung gusto nilang sabihin. Anyway, ang gusto kong pag-usapan dito is yung production team na gumawa nito. Sobrang lupet. Ibang klase na ang Filipino music video production ng mga gumagawa. Lupet, sobrang lupet. I don't know kung ano yung mga ginamit na camera dito, gears, or equipment. Pero halatang halata na sobrang lupet ng mga ginamit na ilaw. Talagang meron silang production set, yung mga designers, and kumpleto to. As in, sobrang kumpleto to.
sobrang lupet. And kudos sa isa editor. So hindi ako marunong mag VFX pero nagustuhan ko yung mga minimal na VFX or effects na lumalabas kasi hindi siya nagiging, alam niyo yun, yung parang hindi masyadong, hindi ino-overuse kumbaga yung visual effects na ginawa. And sa sobrang minimal niya and sa sobrang timing, kumbaga sa pag-timing niya sa paggawa ng visual effects is mas naging maganda panoorin yung music video. I can't wait na makakita pa ng iba't ibang music video na ganito kataas ang kalidad. So that's it guys. I think that's my reaction video for this music video by X Battalion Yearly. So yun mga tol, kung nagustuhan nyo yung video, please like, subscribe, and hit the notification bell. And I will see you on our next video. Pasensya nyo na ako, medyo halata naman na medyo pagod na. Medyo may mga tinapos lang na backlogs. And yeah, peace out.